Yeah. Ganun na ganun. Yeah, kakaiba ito ha. Tsaka ngayon, makikita natin yung adjustment pagdating sa playstyle pagpasok dito sa game number 2. Ito na yung matchup. Ito na ba ang bagong era ng MPL? Ito na ba yon? Onyx, one game away sa pagpigil sa AP Bren. Yeah. Sa kanilang gustong mangyaring first round sweep lahat. One game away ang kailangan. Carry na ba ni Kelra ang sagot? Honestly, in this game, mas clear yung win condition for Onyx. It's to shut down the Harith. Once magawa nila yon, wala na silang kalaban dito sa side ng AP Bren kasi napakatagal pa talaga nung timing for the Masha pickup coming up from AP Bren. Na-mention mo, Midnight, usually dapat lamang ang Harith sa lane-to-lane matchup against Akari. Meaning, if ever man makabaliktad pa si Kelra dito, huge, again, a huge statement up against the world champion na si Super Marco. Kasi ang kinagandaan dito sa composition ng AP Bren, no, marami kang pangtanggal ng atensyon mula sa Harith. Maybe that's the reason why they pick up the Lapu. Kasi once na pumasok ka with the bravest fighter, CC immune ka from the Ruby. So less punishable XP laners yung pinili nila dito. But then again, the idea is super reliant ka sa existence ng Harith sa team fight. But if the Harith cannot fight pagdating ng mid-game, Onyx would just have a much better time compared to game number 1. Mm. Tsaka may mga workarounds din, no, kapag merong carry versus Harith. Parang ginagawa, puma-first item, Athena shield, para hindi makompromiso. No? Sa RG. Yun nangyayari, di ba? Parang first item, Athena shield. Nakaka-badrip nga yun. May nangyaring ganun eh. Dati, ano eh, cooldown boots, tapos ano, Thunder belt. Ngayon, cooldown boots, tapos Athena shield. Athena shield, rekta. Para ano, maiwasan mo na yung mga single... Bad trip eh! Nakaka-bad bits kasi niyan sa Harith na yan. Yung ano, yung passive, hindi yung chrono, hindi yung synchro vision, yung passive na extra hit. Ay, oo! Yun yung nakaka-bad bits. Auto-aim kasi yun eh! Yun nga eh! Oh. Pero ngayon ha, sino ang automatic dito? Andun yung heavy spin, si King Kong inilalayo. Pinapupunta dun sa kanilang base. Kaya roll out, roll ang out! Ang bilis kasi, roll out lang yun eh, oh! Nanakaw ba? Wala, walang nanakaw. Wala. Pero kita mo pa rin ang plano ng Onyx na nakaw sana sila doon. This time, tatapat ba ang AP Bren dito sa turtle? Okay, pasok, Kyle! Okay, magsisimula ba dito ang AP Bren? Kaya lang kasi alam ni Jim eh, na may plano dito. Oh, I like Kamera. This. Oh, my God! Ilatag dito yung Eternal Guard. Si Kyle TC masyadong malayo. Pulado si Kyle! At libreng turtle ito wow! Para sa Onyx Philippines. Wow! Sabay kuha pa ng penalty zone. Out! Kaya para na. Kay Flap TC. Classic lang. I-poke mo, bawasan mo, re-retrico. Yeah. So this is the first time in 2 weeks na nakita natin na yung support hindi nag-clear sa XP lane. Kasi usually nakikita natin laging nagpapa-level 4 yung Roam tsaka Mage. That's why you see the support go to the XP lane. Pero this time around, alam nila meron silang back siya. Pwede nilang i-rush yung pag-take ng turtle prayo para habang nag-clear pa yung AP Bren ng XP lane, level 4 na yung Vexana, bago umabot si Kyle tsaka si Flap dito sa may turtle, nakapwesto na yung Vexana, pinupok na nila yung heroes ng AP Bren para hindi sila makakontest ng turtle. Tsaka expected din ng AP Bren na kapag merong back siya, malamang tatawid yan doon sa farm ng kalaban. Yun yung ginagawa usually ng isang back siya eh, di ba? Oh, pero ngayon may hatak. Tila! Nagagawin 2v1. Nagkipagsabay lang si Escalero dito pero si Super Prince at si King Kong ay nandun din lang sa paligid. Si Ogwen ay nakalayo na habang ninonormal-normal lamang dito ni King Kong. Nakipagsabay si Ogwen, kumakalmot. Pero ang sakit nung Eternal Guard, hinaan pa si Pew. Lalayo na rin si Kyle. Oh my goodness. Hinahabol dun sa base. Super Prince with the super moves. Look at this pressure from Onyx Philippines. Mukhang nagsayang sila ng spell doon, but essentially this is AP Bren not being able to help Super Marco. And again, yung pressure na nilalagay sa lane, hindi siya makatawid. Yeah, and libre yung farm para kay Kelra. Mukha lang nagsayang, pero hindi, kung titignan mo, hindi talaga sinayang kasi space ang nakuha ng Onyx Philippines with that retribution. Yeah. Slow, sabay pokes mula kay Super Prince. Hindi mo naman kailangan kumili. Kailangan mo lang pabakin mo yung kalaban mo. Tsaka imagine ha, if hindi din ginawa ng Onyx Philippines yun, pababa na yung AP Bren, tutulungan nila yung Harith na ma-pressure naman si Kelra. This is usually the time na makikita mo yung gold lane mag-a-attempt ng kill or ng tower push. And in this case, meron kang Zaman Force mula sa Harith, pwede niyong patayin or at least force out yung flicker kay Kelra. Pero dahil nangyari na lahat yun, masayang-masaya lang, relax, chill lang. Relax lang si Kelra dito sa gold lane. May bagong pinapakita ang Onyx Philippines dito sa MPL.
Tingnan natin, Turtle Fight! Sabi, wala daw, relax, relax. Oh! Sila naman ang Turtle Card at inuna na nila si Flab TZ Heavy Spin. Kaya na yun lang doon sa vicinity ng Turtle. Pero makuha na ito ni Kyle. Sabi ng Onyx Philippines, sige, ilaban na natin ito. Oh! Escalera! Ugyan ang inahabol. Escalera yung nandun din. Kuling ay gagamitin ni Gem at magiging successful yun. Kaya 1v1! Kera! Ino ba talaga ang gold standard? Purify na gamit. Humabol pa si Kera. Kaya lang may ipit na. Andito na si Kyle. At si Super Prince ay nandun din sa paligid. Sapat ba? Hindi. Natabugan. Natabugan. Dinaganan lang. Oh my goodness. Pero yung Kelra, Super Marco went one on one with the Great One. Dinashift Synchro Vision. Pina-phantom stepping in, phantom stepping out niya yung Synchro Vision. Lamang yung hard dun kung tumama yun eh. Kasi ano, at least 600 damage yun. Pero dahil na-dodge. Na-dodge ni Kelra yung Synchro Vision ni Super Marco? Yun ba yung nangyari? Ginamit niya yung flicker para madodge yun. Kasi yung sabog, gitnang gitna siya eh. Pag sinalubong mo yun, 600 to 700 damage yun eh. Kaya lumamag siya sa trade. Ang gandang microhan mga kaibigan. Pero pick off ata to. Pinagtulong-tulungan na Heavy Spin. Maraming mga ultis na nagamit doon. Kaya lang sabi ni King Kong, hindi tayo papayag na walang bawi. Si Ogre na ang ating unahin. Na ilapag na rin yung Sonic Boy. Ilatag lang yung Summon Force. Super Marco dito, pasayaw-sayaw lang habang si Pew ay nasa paligid din. Oh. Kaya lang wala ka na magko-commit doon sa naging skirmish. This is also one thing na kailangan i-take note ng AP Bren, no? Onyx does have the capability of re-engaging kapag lumabas yung Zaman Force. Ang pwedeng gawin ng Onyx dito is mag-back lang or gamitin yung Eternal Guard para ibagsak na sa hari tapos mag-disengage. And AP Bren, kung gusto mo ng teamfight talaga, kailangan controlled mo yung area na pinaglalabanan mo. Oh, oh. Pero you have to rely doon sa Zaman Force. Kasi Zaman Force kay kapag lahat ng mga composition na mayroong Zaman Force, doon lang kayo sa loob na yun. Oh. Laban kayo doon kasi kumbaga maglilean towards kayo doon sa magagawa ng harit, lalo-lalo ni Super Marco. Then again, hindi pa rin ako makamubuon doon sa 1v1 with the Great One. Kanina sa Battle of the Century. Sa babae. Anime battle eh. Hindi kasi, di ba si Kelra, favorite niya yung harit. Kung naalala nyo. Uy, kapisado niya. Kaya kapisado Ogel niya. Wait lang ha, Ogel dito. Ahabol ba ang Onyx Philippines na ilapag na re-Eternal Guard? This is the third turtle na pinaglalabanan natin. Pero habang nangyayari pala yung ma-intim na skirmishes, ibumasag na rin. Okay. So, iba na iba. Dito yung diversion press. Super Mario sa likuran. Si King Kong inahabol nila pero sakto heavy spin. At makakakuha na ng turtle. Gem dito with a penalty. Sa likod, si Super Marco. Seven Force in and out. Pero sino nga ba ma-out? Si Gem ang kanilang inahabol dito. And Flap TC. Sinasalo na rin damage. Super Marco with his second kill. AP Bren naman ngayon na nagbabakitang gilas. Nag-exhibition din. Lumabak. Kaltizi invade. Sabi niya, in-invade mo ako kanina 24-7. Ako naman. It's my time. It's my turn. May bawi ng ginagawa dito si Kyle TZ. Oy, konsila. Tuloy-tuloy ang action ha. Oh, minions lang muna. Grabe yung ano. Grabe action ha. Alam mo yung ginawa ng AP Bren? Ginamit yung diversion. Tapos nagpakita silang lahat. Oo. So sabi ng Onyx, di, okay lang, relax na. Nandito sa harap lahat ng yan. Si Marco lang yung pinadala. Si Marco yung nag-flank. Usually XP lane ang nagpa-flank. Oo, yung may mga set. Oo, usually XP lane yung lilikod. Sabi nila, Marco, ikaw naman this time. Ikaw ang lilikod. Sakto kanina, masakit ang likod mo. Minasahe ka. Okay na. Yun yung nangyari. Ay, parang sinandwich nila dun sa may likuran eh. Pero again, kailangan mag-move on dito ng Onyx Philippines. Nakikita natin yung potential ng lineup nila. Ganda rin ang mga setup ni Gem dito. But then again, may kabitinan pa sa damage. And yun yung kailangan punuan pagkalipas nitong 8-minute mark. Yeah, bitin pa sila sa damage this time around. Kaso ang problema nila, konting hintay pa nila, yes, matutuwa sila dahil lumataas yung DPS ni Kari. Pero again, yung existence ng Masha, tumataas din yung damage output dito ni Ogryn. Ako po. Okay, ang habol ba ay si Kelra, Gem, narito rin. Nagamit yung Retribution, Heavy Spin. Pero sabi ni Escalera, wala nang aalis. Kaya lang, ang bilis din talagang. Umis ka po, habang nandito na penalty zone, Pio ay hinahampas dito ni Gem. Nakakuha na sila ng isa. Sa likod, Ogen with a kill. Hahabol ba dito ang Onyx Philippines? Kaya lang, napakabilis ng Masha na to eh. Oh my G, 1-for-1. And that's a mid lane for a gold lane. 16 seconds pa si Kelra dito, so medyo bawas ang damage output ng Onyx just in case magkaroon ng Lord contest. 9 minutes in. Yeah, grabe din yung punish ng AP Bren doon. Alam ni Ogwen walang flicker si Kelra kanina dahil na-force yun ni Kyle TZ. And to be fair for him, no, kasi nag-attempt din lumapit si Kyle TZ kanina. And syempre dahil carry siya,
at wala na siyang purify. Hindi niya pwedeng risk na ma-heavy spin siya dahil pag na-i-pitch siya sa pader ay pwede siyang puntahan kagad ng AP Bren. But he has to worry about his position kasi kapag wala siyang flicker, hahabulin talaga siya ni Ogwen 24/7. Oh my god. Nagamit yung purify Escalera. Sila yung nag-attempt pero nakabawi bigla. Ang AP Bren. Nakita si Ogwen doon, AP Bren ngayon ang ba-box out. I think that was a miscalculation from Escalera. Kulang sila dito, ha? Nailapag na rin yung Eternal Guard. Inilalayo si Pew doon sa nagiging eksena. And yung Lord, tuloy-tuloy lamang na hinahampas dito ni Kyle. 15K. Dalawang Lord ang nailapag. Oh my sa likod Lop. Si Black Easy. Pero si Ogwen ay nasa likuran rin. Kaya lang makakalayo muna ang Onyx Philippines. Hinahawakan lang ni Kyle at ni Super Marco. Escalera itong Lord is back. Na ito. Escalera ay nailapag. Oh! Pero tumata na di Zone. Go na nga dito ang Onyx Philippines Heavy Speed. Inalayo pa nila pero makakakuha na si Gem. Habang si Super Prince, naku po, sinampal dito ni Ogwen. 2-for-1. Oh my goodness. Wow. This synergy from Onyx. Sabi nila, okay guys, yung heavy spin, hinihintay nila yung Lord. So imbis na patayin natin yung Lord, setan natin sila. And with that call, Onyx ang makakakuha. Great explanation coming up from Midnight, pero yung synergy of Onyx, even though nawala yung isa nilang kampe, mas maganda pa rin yung naging pwesto nila. Ito yung yung matagal na natin tinatawag na Lord turn . Kung di mo kaya ipanalo yung Lord battle dahil nga may existing heavy spin mula sa AP Bren. And unfortunately for Onyx, wala din kasi yung mag-force ng heavy spin. Nasa base pa si Escalera. Sabi ni Jem, eto na lang. Oop, tapos kamuntikan pa. Kamuntikan pa makahuli si Escalera. Kelra will destroy the tower. At mukhang malambot pa mga buto ng AP Bren dahil bagong masahe. Papanish to ng Onyx. Ito na yung Lord. At ang AP Bren naka-ready din para sa lubungin itong Lord na ito. And yung Retry ay ginamit na nga rin ni Kyle. Successful ang kanilang pag-depensa. That is just a level 1 Lord. Hindi pa ito yung Luminous. So ngayon may pagkakataon pa ang AP Bren na humabol. Pero sabi nila, okay, padala uli natin si Ogwen sa likod. Padala ng super weapon. Nagpa-dine. Oh no. Quiet lang muna, pati. Quiet. Lahat ng mga tao ay quiet lang muna! Ay! Natunog yan! Di Escalera, pero walang go-go doon sa nangyari. King Kong, sino ang kanyang dadambahan? Kahit si nakikipagtitigan lang dito kay Escalera. Habang papasok si Gem, available by penalty zone. And yung flicker, actually wala pang flicker para sa kanya. Pero magiging successful ba ang pagbasag dito? Grabe yung ginagawa ng depensa ng AP Bren. Kakaiba yung laban na to, ha? Yung AP Bren ang ginagawa nila, mas ginagamit nila yung diversion para mag-iba ang laban. Pero kung ready kasi ang Onyx Philippines, ang dami nilang pang counter go. Yung EG Boy, ginagamit nila pang counter go. Yung penalty zone, ginagamit nila pang counter go. So every time mag-initiate yung AP Bren, nahaharangan, napipigilan. Yan nga, tsaka napuforce din nila yung purify dito ni Super Marco . Kasi ang daming pwedeng kumuha nun. Kaya lang may diversion play, ha? Remember, nilalaro ng Onyx itong Luyi na to. So alam nila mga pwedeng mangyari. Oo, sabi niya, sabi kasi ni Escalera, pag uluwi si Prince, dito niya ako pinapadali. Oo, dito ako lagi nun . Dito ko lumalanding . Ayan, op, dito ba? Nandito ba? Wala kine-check dito . Kine-check niya lahat ng damoy. Oo . Sabi niya, ano to? The floor is lava. Alam, oo. Goods to. We safe, bro. We safe, bro. Alam yung ano, sa yung nag-check lagi ng ano, ng tawag doon yung mga landmines. Oo. Parang, oh, clear to, ha? Clear to. Okay, we good, ha? Safe zone. Tsaka report kagad para sa Onyx Philippines. Oh, kasi, syempre, may mga pangalan yung mga bush na yan. Oo, may mga pangalan yan. And alam nila eh, kasi again, nagawa na sa kanila ng dalawang beses ng AP Bren. Yes, sir. And hindi na pwedeng maulit. Sabi nga nila, fool me once. Shame on you. But fool me twice on my game plan. Shame on me. Me. Yun na yan. Kasi alam nila saan pwede manggaling . So dapat si Pew, yung diversion niya, dapat medyo malayo na ata dapat sa mapa. Parang kabilang mapa dapat ata . Dapat yung nasa labas. Oo . Kasi hindi nila ma-psycho ang Onyx Philippines. Okay. Ayun, nakaabang si Super Marco at si Kyle. Oh, lalabas si Kyle? Okay. Si Escalera talaga, Bush Duty. Oh, Bushman. Si Bushman. Bush Duty siya. Tiwala lang, Bushman. Sabi niya, di ba, pagka-clear nung left push, sige, punta naman ako sa kanan. At saka kasi may pantabas siya ng damoy. Di ba, syempre, tall grass. Hahatingin niya sa kalahati para makita niya. May grass cutter kasi siya. Oh, Escalera. Escalera, okay. Scyther. Kaso dumaan ng second skill ng Luwi, nawala yung conceal.
Okay. Okay. Bobersata nila dito. Ngayon, si Kyle Easy ay narito rin. Si Jem, sumisilip-silip. 12K yung buhay ng Lord. Oh. Walang ahampas. Sabi ng Onyx dito. May okay. TP, ah. Walang ahampas, ha? May TP. Oh! Sila, oh! Ngayon, si Few ang kanila yung pinadala dito. Oh, ngayon, heavy spin, nagagamitin na. 50-50 TP. Oh! Pero si Super Prince, umako ng Lord ngayon. Kill with a kill. Makikipagsabahin na dito ang AP Brand. Pero patakbo silang lumalaban. And King Kong, sinasalo lang yung damage from AP Brand. Marco? Si Super Marco, sige na. Inalaban ko na, wala na akong iipitan pa. Kaya lang ang problema, ang Onyx Philippines. Grabe! Kompleto pa sila. 1v1, Super Prince versus Pew. Ay! Ang idol ng mga kids. Pero oh, may psycho siya na ginagawa, kaya lang nandun. Bam! Si Jem! That might be it. Mukhang tapos sa ata to. That ito might na be ba it. Ang end the ball para sa side ng Onyx Philippines. Super Prince with a super steal. Kaya yung Super Lord ay sumusuper march dito sa mid lane na to. Oh no, eto na nga ba yung super na inaanap ng Onyx Philippines. 5 seconds. Team. Hindi, kami ang super family. Oh, the... Isa-isay na natin. Ang AP Brand, si Flappy, si Eto. Marco! Base blocking na ang Onyx Philippines. Pero nandito pa yung defense ng AP Brand. Isa-isay na rin nila at mamamatay si Marco. Wow! Oh, na lang. And wipe out Super Family takes this series. This is the new age. Onyx Philippines, the vault in 2-0. At doon natapos ang win streak ng AP Brand. Sila na ngayon ang may win streak. 6 matches. Wow, winning streak. Welcome to the new black and yellow family in MPL Philippines.